Ang kailangan natin, no, pin 17 socket, Phillips screw, ayan, flat screw, toothbrush, tires, saka paintbrush. Ito na una, flat screw, Phillips screw, yan, gasolina, syempre pambanla ulit, saka paintbrush, no, sa paglilinis ng curb natin. Ayan. So ang una kong gagawin, no, tanggalin ko muna yung karayom, yung piston ng karayom natin doon sa curb. Gawin natin, tutulak lang natin, no, para lumabas yung kable, dulo ng kable, yan. Tapos babad na natin para yung mga dumi lumambot. Ito kahit hindi na siguro, kasi ang importante yung loob ng carburetor natin, no? Importante malinis natin yun. So sa paglilinis ng carb, mga karide, no, ang ginagawa ko, nililinis ko muna yung labas ng carburetor ko. Kasi kung sakaling maglilinis tayo ng loob, para rin dumi sa labas, hindi na pumasok ko sa loob. Kasi meron niyang mga lupa, buhangin, puti, kalkabok. Ano, mix natin. Ayong carb ko na to, 6 months na to. 6 months nung hindi pa nalilinis. Bale, naramdaman ko lang na hindi na okay yung takbo. Hindi na madaling paandarin yung motor, no. Kaya kailangan natin linisin talaga. Ayan, linis na. Sa pagbubukas na ito, dalawang tornilyo lang. Ang ginagawa ko, niluluwagan ko muna bawat isa. Yun. Lugan ko rin itong kunawa. Ano kaya yung tsura na ito? Naku, napakaraming lupa. Kaya pala ayaw na tumakbo ng motor ko. So, una kong babaklasin ito, no? Jettings natin. Yun, talsikan yung mga lupa. Nakita nyo? Yan, babad ko muna ito. Itigas na yung lupa, eh. Para lumambot, para pag-brinash natin mamaya, hindi na matigas yung lupa niya, madali nating matatanggal, no? So yung maliliit na butas ng jettings natin, na pakita ko sa inyo yung discarte ko. Kasi meron akong tinatawag na manual air compressor. Ito sa sobrang lupa, hindi na mabunot. Sobrang tigas ng lupa. Oo, sobrang tagal, hindi na mabunot. Ayan. Ay talaga mabunot. Yun. Ay yung floater natin. Yan, napakaraming lupa. Ay, yun yung floater, para kapag nagbara, sasara niya yung ano, mag-overflow siya. Yun yung pin. Bali, ganyan ang arrangement nyo, no? Pakita ko lang sa inyo. Para kahit pa paano, makatulong ako
sa paggawa man lang ng video. Pwede ng taniman to. Sa dami ng lupa. Mamaya tatanggalin natin yan. Pakita natin sa kanila. So yung may filter pala to sa ilalim. Cell 70 ang ginagamit ko. Yan. Filter niya sa ilalim. Bali may screen yan. Pero hindi na nababunot yun. Pwede mabunot kasi masisira yung card natin. Malaking chance na masira. Pakita ko lang sa inyo. Yan yung filter. Ayan, daming duming naiwan sa ano. Sa takip. Ang daming lupa, no? So, anisin natin. Is mararamdaman nyo naman yan pagkahirap na yung motor nyo mag-start. Kaya pupugak-pugak. Ayun ang ano, mintay ng motor na linisin na natin yung carburetor natin kasi tayo rin yung mahirapan. Madali lang naman magbaklas ang carburetor. Ang pinaka natin yung ano, no, yung binabanlawan natin. So ulitin ko lang, madaling maglinis ng carburetor, no. Ang pinaka ano lang natin, wag gagawin yung tono, yung sa air at saka sa minor, sa gasolina. Wag na natin mabaguhin yun. Pero na lang kung kahit malinis na, hindi pa rin okay. Hindi pa rin okay yung takbo, no? Yung wala sa tono. Ganun. Pero syempre, check pa rin natin. Huwag puro sa carburetor. Huwag muna tayo magbago ng tono, no? Ang gawin muna natin, palit muna tayo ng spark plug. Kaya check natin yung kuryente kung malakas bago tayo magtono ng carburetor ulit, para hindi yung maraming ano, maraming ginagalaw-galaw. So inisip na natin sa isa. Yun. So ito na yung tinatago air manual air compressor, no? Pin ng bola tsaka pambomba ng gulong. Yan. Malakas ang kompresyon yan. Malakas ang kompresyon para yung mga binabad na natin na malalambot na ang dumi na hindi abot ng toothbrush natin, kahit pa paano matanggal natin yung bara. Yan. Bali yun ang discarte ko kasi wala naman akong ano, wala akong kung ano, compressor talaga. Yung compressor gun kung tawagin nila. No? Wala kasi akong ganun. Kaya yan lang muna. Pero plano ko na rin bumili kasi napaka-importante nun. Napakalakas kasi ng hangin nun. Mga presyon ng hangin. Kaya kahit sa makina pwede natin gamitin yun pagka mag-tune up tayo. No? Pagkalinis natin, bugahan natin para yung mga buhangin, yung mga dumi sa kamay natin na napahid natin sa loob ng makina, ito malsik palabas. Yan, tignan nyo. Kahit singit ng mga butas-butas ng carburetor, pwede niyang hanginan. Yan. Kaya ang laking tulong pa rin nito. Ito yung technique na sinasabi ko, no?
Ang laking tulong nito sa mga laging naglilinis ng carburetor natin. Ang laki ng pinagbago na itsura ng carb sa kanina. Kaya pala nagkaganon yun kasi nag open carb din ako. Pero ngayon naglinis na ako, balik na ako sa airbox kasi nga linisin talaga yung open carb. Kanya-kanya naman trip yan, kaya kung gusto nyo mag open carb o hindi, okay lang din, no? Kanya-kanya trip lang yan, tsaka kayo yung masusunod sa motor nyo, no? Kasi kayo yung nagbayad nyan. Yan, punasa muna natin. Yan. Kaya ako ginawa ang video nito para dun sa mga newbie na bayad ng bayad ng bayad ng bayad, no? Ang laki na ng nagagastos nila. Dito kasi sa amin, merong mekaniko na magpapalinis ka lang ng carburetor, 500 na ang babayad mo. Yung mga minimum a day, isipin nyo sa loob na isang araw ang sahod lang nila 500 plus. Tapos yung isang buong araw na pinasok mo, ibabayad mo lang dun sa naglinis ng carburetor mo, di ba? Paano yung pagkain ng pamilya mo? So kung sakaling mapapanood mo to, kaya mo nang linisin yung sarili mong carburetor, no? Oo. Para matulungan kita. Oo. Tsaka para sa mga gusto pang matuto, mag-subscribe lang kayo at gagawa tayo ng maraming video. So, ang plano ko nga sa susunod, paano naman mag-tune up. Tsaka magbago ng clearance ng rocker arm, no? Tuturo ko rin yung pagta-timing. Kaya ang gusto ko talaga, mag-subscribe kayo. Kasi itong ginagawa ko, kahit matagal ang panonood, matututo naman kayo, no? So hindi na masama na sa 14 minutes, 6 minutes, saka 8 minutes marami kayong matututunan, lalo na sa mga newbie natin. Napakalaking tipid nito. Tipid tips. Isipin mo, yung 500, magpapalinis ka lang ng carburetor, no? Ang laki. Nung nakita ko ngayon, sabi ko, ang mahal naman ng kalinis. May trabaho kasi ako nun, pero kung libre ako, lilinisin ko sana ng libre, no? So yun, nakabit na natin, kabit ng piston natin tsaka karayom, spring muna, no? Tapos i-ano natin yung spring line. Yan, ganun lang, simple. So yan, no? Okay na. Pwede na i-commit ulit. Please subscribe and click the notification bell for more updates.